Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots. Magandang gabi din Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko Davao niyo at sa buong Davao Region at Mindanao Region ay maayong gabi sa inyong tanan. At sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world, hello, we can love shoutout po sa inyong lahat, lalo na dyan sa France, dahil dyan naganap po ang Olympic, no? At ang topic natin ngayon ay itong nanay ni Olympic 2 gold medalist na si Carlos Yulo, putya na yan, hindi na saya, basta, ito yung nakita kong isa sa mga, parang matawag ko, inaman din ako, pero ang masasabi ko lang ay parang ano siya, walang kwintang ina. Putragis na yun. Nang dahil lang sa litson, nagkalat sa social media ang ina ni Yulo. Litson lang pala ang pinuputok ng butsi ng putragis na nanay ni Litni. Ni nanay ni litson naman. Litson lang pala ang pinuputok ng butsi ng nanay ni Yulo. At nagkalat na sa social media kung ano-ano ang pinagsasabing hindi maganda sa kanyang anak. Hindi niya naintindihan kung gaano kapagod ang kanyang anak sa pakikipaglaban para sa kanyang magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Tapos itong nanay niya nagdadadakdak sa social media dahil sa putang inang litson na yan. Kung ano-ano na yung pinagsasabi sa anak. So ito, ang daming issue dito. Sabi pa dito, deserve mo naman pala ma-cut off. Ikaw nga dito. Maraming mga nag-comment talaga dito no, na hindi maganda. Naman talaga, deserve din ni Angelica Yulo ma-bash dahil hindi niya ginagamit yung kanyang utak. No? Bakit sa social media ka mag-post na hindi maganda sa anak mo? Pagod na pagod eh. So ito yung issue, yung viral issue dito. So may padala dito na ano pala sila mga Ilonggo, tayong taga Masbate. So sabi dito just in, sabi ni nanay ni Carlos Yulo na si Angelica Pukis Yulo nagsalita na at sinabing hindi siya proud sa natamo ng kanyang anak. Napakawalang kwentang nanay. Kung yung halos buong Pilipinas, lahat ng mga Pilipino saan man sulok ng mundo nagdiwang, nagpasalamat sa kanyang anak dahil sa pagkapanalo ng back-to-back na gold medal sa Olympic. At kahit pagod na pagod si Yulo, ginawa niya ang kanyang best para lang makapag-uwi ng gintong medalya sa Pilipinas. Despite na in the first few days or weeks no na wala pang nakuhang medalya ang Pilipinas o kahit bronze or silver man lang, tinatawanan yung mga atleta natin ng mga yung mga iba ding putragis na mga basher sa social media na kala mo'y kagagaling ng mga putang ina. Ba't yun yung pindot ko? So ngayon, may gold na tayo at si Nisty Petitio at yung isa pa si Aira. Aira ba sa something ganun yung pangalan? Mayroon na rin silang parang bronze or silver. So palakpakan pa natin. At si AJ Obina, nakakuha siya ng 5 point higit something doon sa kanyang Paul Volter. No? Sana lang hindi sumabit din yung kanyang Van Houten doon, kagaya doong friends na yun. Sana hindi sumabit, AJ, para manalo ka. Ay, naku, balik tayo dito kay nanay, sino ba ito? Angelica Yulo. Putyang ina, putragis na nanay na to. So ito, sabi ni Carlos Yulo, ini si mami. May namayuan man. Mano pa man ang gusto mo, mami. Ada na ang gold, dinara ko na. Tapos dili ka lang gihapon support sa akon.
Ito na naman daw sa kanyang nanay na hindi niya alam kung ano yung gusto. Nanay, andito na, sabi niya, yung gold, dinala ko na. O nakuha ko na. Hindi ka pa rin nagsusuporta sa akin. Ano pa ba ang kulang, ha? Sabi dito ni Carlos Yolo. Ano? Pasiga ba? Ano? So, parang nagchat-chat yata sila dito. Sagot agad ng mami, naiiyak na tanong ng kawawa at pagod na si Carlos. Yun naman eh. Hindi na iintindihan ng nanay na. Kung yung nanay kaya niya yung magpabalintong-balintong doon at magtatalon-talon doon sa gymnastic, kaya mo, nay? O pwede yun kung aswang ka. So, sabi ng kanyang nanay, mami, yan ang problema sa'yo, Carlos. Simple lang naman ang hinaing ko sa iyo, hindi mo maibigay. Aanhin ko yung gold na yan, hindi yan ang hinihingi ko sa iyo. Grabe, no? Wala man lang kasi hindi yun hinihingi, ayaw niya sa gold. Nay, ginto yun, malaking pira yung halaga nun. Aanhin mo yun. So ayaw mo sa gintong minalya, gusto mo ulit yun po, tragis ka. So ayun ito, sagot ni Carlos, ma, paano ko malaman ang gusto niyo kung hindi mo sinasabi? Ayan naman pala nanay eh. Hindi mo pala sinasabi kay Carlos kung ano yung gusto mo. Tapos ikaw para ka na bulkang kanlaon dyan na pumutok na sa galit sa social media. Nagdadadakdak ka, Nanay Angelica Yolo, kay Carlos, na hindi pala niya alam at hindi mo sinasabi kung ano yung gusto mo. Putragis ka. So tinatanong siya dito ni Carlos, kung ano ba yung gusto mo? Hindi sinasabi. So paano doon yung malalaman kung hindi sinasabi ng nanay niya? So anong sagot ng nanay? Ito oh. Sa totoo lang, hindi mo deserve ang suporta ko. Tingnan mo kung gaano ka putragis tong nanay ni Yolo. Tinatanong ni Yolo kung ano ba talaga ang gusto ng kanyang nanay. Imbis sabihin na ito yung gusto ko, ito. Alam mo yung sagot, pabalintong eh. Balintong din utak ni nanay. So ito sagot, sa totoo lang, hindi mo deserve ang suporta ko. Putris ka. Kung yung ibang tao nga sumusuporta sa anak mo, ikaw mismo na ina niya, hindi deserve ang suporta mo, putragis ka. Kahit matatawag na anak, Carlos. Ha? Hindi daw deserve ni Carlos mula sa kanyang nanay ang suporta ng ina niya at kahit daw tawagin siyang anak. Nay, anong klaseng ina ka? Hindi din deserve ni Carlos, nay, na pagsabihan mo siya ng ganyan. Dahil bakit? Hindi kasalanan ni Carlos na nasa mundo siya. Kung hindi ka nag-igat-igat, nagpaturjak-turjak at nabuntis, wala sanang Carlos ngayon. Huwag mong isisi, nay, Angelica Yolo, kay Carlos, kung ikaw ay bata pa na buntis, kasalanan mo yan dahil nangigat ka. Eh kung nagtino ka nung kabataan mo, hindi ka nag-ulag-ulag dyan, hindi ka nag-igat-igat, hindi ka sana maturjak at mabuntis. Tapos ngayon, isisi mo sa anak mo yung lahat ng kung anumang miserable life ang natanggap po na dahil na naglandi ka nung maaga, nabuntis ka, nagkaanak. It's your choice. Hindi yung choice ni Carlo dahil nung nasa kadiliman siya, hindi siya sumigaw na, hoy, nay! Tay, magtorjak kayo dyan para mabuo niya ako sa sinapupunan at iluwal niyo sa mundo. Pareho lang tayong nanay, pero Diyos ko po, obligasyon natin sila. Huwag mong isumbat. So, hindi daw suporta, deserve suporta kahit matatawag na anak, Carlos. Olympic champion ka nga, pero di kami proud. Wow. Kung kami nga, na ibang tao proud sa anak mo, ikaw talaga, coming from your own mouth, Nanay Angelica Yolo, putragis ka, hindi ka proud sa anak mo. Anong klaseng tao at ina ka?
Ito yun o. Walang anak na nagdadamot sa magulang ng litson. Putragis ba yun? Hindi daw niya deserve na ang suporta niya para kay Carlos at tawaging anak si Carlos nang dahit lang sa putang inang litson na yan, Nay. Nay naman, use your common sense. Ang anak mo busy sa training at pakikipaglaban, paglaro doon sa arena ng Paris, France para lang manalo. Ngayon nanalo siya, 2 ginto. Bawat ginto na yun, may incentive siya doon, 10 million. Sana hindi yung kurakote ng administrasyon ni Bongbong Marcos. At saka na yung nangako si Martin Romualdez doon, hindi yung lista sa tubig. Magbigay daw yung kongreso ng 3 million pag hati-hatian na lahat ng mga buhayang kawatang mga kongresista dyan. Tingnan natin. Baka budol lang ninyo pa-impress na naman ni Tambaluslos. So ito, walang anak na nagdadamot sa magulang ng litson. Ang litson lang San Sianville ang gusto ko. Kahit ang maragsik lang na balat niya, no? Kahit lang daw yung crispy na balat, no? Sa may litson doon sa shop ata doon na tindahan ng Sianville ang pangalan. Yun lang daw ang gusto niya. Hindi, pumunta ka doon, Nay. Bumili ka. Kung wala kang pira, mangutang ka muna. Total, may milyonis ang anak mo. Gusto mo kahit 100 litson, Nay. Angelica Yulo, bili kuha ka ng litson doon, mga 100 litson. Isaksak mo lahat sa bunganga mo, sa tinga mo, sa baga mo. Patrogis na ito, patrogis na. Pati litson. Isisipa, gawin pang problema doon sa anak niyang pagod. Diyos ko po, patawarin anong klaseng ina ito po, tragis na yan. Nasa kinamaligan lang yan, di mo maibigay. Paano maibigay ni Yolo, Nay Angelica, Yolo, na nasa France ang anak mo, uwi sa Pilipinas para bigyan ka lang ng po, tragis na litson na yan. Pumunta ka pa sa ibang bansa para sana na Olympic gold na yan. Hindi mo ba alam, nag-offer din sila ng free delivery within Masbate City. Ihahatid na lang nila sa'yo para makakain tayo ng lechon. Diyos ko na. Diyos ko, nabata ka. Makiramdam ka naman. Diyos ko naman, Nay. Makiramdam ka rin sa anak mo. Napuspusan ang pag-training bago pumunta sa France para makipag-sapalaran doon sa paglalaro. Tapos ito, bubuisitin mo lang yung anak mo nang dahil sa putragis na litson na yan. Ang babaw ng utak ng nanay ni Carlos Yolo na to. Nagngangangak-ngak ka. Sa social media, sinasabi mong hindi deserve ng iyong anak. Hindi deserve na tawagin siyang anak. Ay, at sa ang suporta, nang dahil lang sa potragis na litson na, ano ba, naglilihi ka, Nay? Gusto naman, Angelica, Yolo, grow up. Huwag kang pabebe dahil hindi ka na bebe. Litson lang ang dahilan. Nagpalat ka pa sa social media. Potragis ka.